Magandang araw po. Ako po si Pastora Josie ng Church Soul Bless Pililia, Barangay Malaya, Pililia, Rizal. Welcome to Overflow Channel. First time ko po at ako po'y isang malaking pribilehyo na maimbitahan to share the word of God. So, ngayong araw pong ito, ang aking pong ibabahagi ay makikita po natin sa Philippians 4:19. Sabi rito, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nyo galing sa hindi mauubos na yaman niya sa tulong ni Christ Jesus. So, sabi ko nga, Lord, paano ko ba ito ibabahagi? So, inilid po ako ni Lord, pinaalala niya sa akin noong 2020, nitong pandemic, di ba, nasa panahon pa rin tayo ng pandemic ngayon. So, noong January 2020 po, nagsisimula pong lumabo yung mata ko. So, naka-stay po ako ng Pililia. Nahihiya po ako umuwi sa amin. Tapos sasabihin ko na may sakit ako. So, may binigay sa akin si Lord na isang kaibigan na hindi naman kami nakikita madalas. At naitanong ko sa kanya kung may kakilala siyang doktor na sa mata. Sa mata po yun. So, nagpunta kami doon. That was January. Chineka po ako at nakita na may katarata yung mata ko. So, ang sabi sa akin, ayusin mo muna po, Pastora, yung iyong PhilHealth at saka po yung aking SSS para po daw ako ay makamura doon sa... Sabi ko, Lord, wala akong pera. Tapos nalaman ko pa, 1 year na palang hindi nahuhulugan yung PhilHealth ko, tapos yung aking SSS. So, yun po, doon na po nagsimula. So, nagkaroon po, talagang totoo po yung word ni Lord na pinanghawakan ko po itong sa Philippians 4:19. Kasi, nang bumalik po kami ng February, chineck up na po ako, tapos, mahirap po doon sa doktor na yun kasi ang dami nagpapacheck up talaga bago ka sasabihin sa'yo, sige, balik ka, ganitong date, isasalang kita for operation. Bigla ka mong nag-lockdown. So, dumipas March, April, May, June, July, August, September. Talagang, noong mga panahon na yun, palabo ng palabo ang mata ko, nasa bahay ako. Hindi ako nagpapahalata sa bahay. Pero siguro napapansin nila kasi laging mali yung tingin ko. Halimbawa may tinitignan ako o laging mali. So parang napapansin na nila. Tapos yun nga sinabi ko na kailangan kong operahan. Pero alam niyo po, napakabait po ng Panginoon kasi yung kaibigan ko, meron pala siya pala ay tumutulong sa mga asawa ng pastor, sa pastor. Na sa ganung sitwasyon kasi may kilala nga niya yung doktor. So, na-opera po ako noong November 17. Alam niyo ha, parang ang so kami dalawa yung pumunta ng hospital, tapos inaoperahan ako. Tinulungan po niya ako sa gastos. Tapos nung bumalik kami kay Doc para i-check up, sabi niya, Pastora, kailangan po operahan uli yung isang mata mo. So, hindi kasi talaga pantay. Sobrang linaw. Tapos ito, medyo malabo na. Sabi ko, Lord, paano yun? Nahihiya na ako dito sa kaibigan ko kasi sabi ko, ate, nakakahiya na. So, this time, kailangan pamilya na talaga tumulong sa akin. So, naglakas loob po ako. Ang nakikita ko lang talaga na ito'y will ni Lord kasi lahat ng gawin ko talagang nag-overflow lang. Walang kumukontra. Katulad nga nung sinabi ni Lord na ibibigay niya lahat ng pangangailangan mula sa yaman niyang hindi nauubos.
So, parang gumamit siya ng tao at humipo ng tao. So, doon sa pangalawang operation ko po, yun po. Yung mga pamangkin ko, nagpatak-patak. So, that was December 4, 2020. Na-operahan mo uli ako. Wala pang isang buwan. So, habang nasa ano po ako dun sa iisa lang po kasi recovery room o bago ka operahan doon ka. Eh nag-iisa lang ako that time, di katulad nung una, dami namin. This time nag-iisa ako. Parang nakikipag-usap ako kasi parang kasi 'di ba? Sabi nga ni naalala ko yung ano ni Pastor Hiram, ang pinakamasakit daw kasi matay. Pero alam nyo, hindi naman ako nahirapan, basta nasa operating room na nga ako, sabi ni Doc, Nay, matulog na kayo at uumpisa na natin. Ewan ko ba, hindi ako ano, nung nakahiga na ako, nung bigla akong pumikit, pagpikit ko, ginigising na ako, Nay, gising na, nakaisang oras ka na ng ano, tapos na ba? O ano, kayo po ba'y nahihilo or ano? Sabi ko, hindi po. So, sige, pwede ka na umuwi. Sabi ko, ganun lang. So, yun po. Ito, pera na po yung dalawang mata ko. So, nakaka-amaze lang po. Kasi sa panahon po ngayon, sa totoo lang, ang tao, puro pera, pera talaga. Dahil maraming walang trabaho, maraming natanggal sa trabaho. So, talagang pera po. Pero yung word na ito ni Lord talaga, dito po natin makikita na God is our supplier. Na talagang kung magtitiwala lang po tayo. Kasi yung word ni Lord na para bang huwag kang mag-worry. At no unbelief. Kasi bakit? Mayroon mo, napakaliit na halaga lang yan para sa Panginoon. Para hindi mo pagkatiwala kung ano man yung pangangailangan mo. Diba? Na parang isang sampal kay Lord yung bang yan lang, hindi mo maipagkatiwala sa akin. Sobra kang nag-worry, sobra kang natatakot. So, yun po, parang sabi ko, Lord, sige, tulungan mo ako na mapag-aralan ko yung talagang huwag akong matakot, huwag akong mag-worry. And God really, nag-provide po talaga si Lord. That He is a supplier talaga. Makikita nga, sabi nga, di ba, sabi niya sa word niya sa Psalms 24:1, the earth is the Lord and everything in it. So, napakaliit na halaga, kapatid, kung ano man yung pangangailangan mo. So, doon sa yaman na hindi, parang hindi mauubos. So, huwag nating ismulin si Lord. Kayang-kaya niya ipagkaloob lahat kung ano man yung pangangailangan natin. So, yun po ang nangyari. So, nung simula po noon, parang, as ang sabi pa, maano po natin, God really will meet all the needs both spiritually and materially. So kung ito pong verse na to, hindi lang pang-spiritual na kung kailangan natin talaga na maging malayo tayo sa Panginoon, na talagang yung ating faith talagang hindi masishake doon sa panahon na talagang kailangan natin yung tulong ng Panginoon. Hindi, material din. Ibinibigay din pala ng Panginoon. Ibinibigay talaga ng Panginoon na nakaka-amaze lang. Talagang through Christ Jesus. Kasi tinan mo, may backup tayo. Parang yung gagawin sa atin ng Panginoon, sabi nga, sa tulong ni Christ Jesus. So may backup tayo sa Panginoon. So sa atin, yung pong mga ginagamit po ng Panginoon, yung ginagamit niya o yung ginamit niya sa atin, I know God will reward yung generosity nila. Kasi nga, parang, di ba, sabi ko nga, Lord, ikaw yung boss ko. So, sa iyo ako nagtitiwala. Sa iyo ako naglilipot. So, Panginoon, alam ko, hindi mo ako pababayaan. So, tayo naman, tayo, ako, naglilipot kay Lord, pero tayo, anak lahat, tayo ng Panginoon. Nung tinanggap natin si Jesus sa puso natin. So, hindi po pwede na hindi tayo tulungan ng Diyos. So, sa panahon pong ito, doon sa mga kapatid o kung sino ka man na nanonood po ditong video to, ang gusto kasi ni Lord, yung nagtitiwala tayo sa Kanya. Yung paghihingi ka na talagang
sa pananalangin mo, nandun yung pagtitiwala mo. Yung buong puso ka nagtitiwala, hindi ka nagda-doubt. Sa pag-pray mo, hindi ka nagda-doubt. Lord, alam ko ibibigay mo. Kasi alam ko naman sa ikaw bubuti. Kasi biro nyo, yung nagastos ko sa pagpapa-operan to, umabot ng 170. Wow, sabi ko, Lord. Wala po kung gano'ng kalaking halaga. Pero tinan nyo, parang hindi naging mahirap para sa akin. So, yung word ni Lord na kung ano man yung pangangailangan natin sa panahong ito, humingi po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo. Kasi ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Lalo sa ikabubuti po natin. Galing sa hindi nauubos na yaman niya. Pakayaman na ni Lord. Diba? Kesa kung kani-kanino tayo lumalapit. Diba? Kasi minsan, si Lord nagiging last resort. Kung kani-kanino, nangungutang, nalapit sa Bumbay, kay kumare, kay kumpare, sa kapit-bahay. E may Diyos naman tayo na andang tumulong sa atin sa pangalan ni Jesus. So, I hope na naka-encourage po ako. So, this is my first time na mag-share about yung word ni Lord. So, sa akin lang, nagbahagi po ako ng testimony na nangyari sa buhay ko sa panahon ng pandemic na totoo si Lord doon sa salita niya na sabi nga, yung ano man yung pangako ni Lord na lumabas sa bibig niya, hindi babalik sa kanya ng wala. Totoo. Totoo kapatid. Magtiwala ka lang. At sabi nga ng Panginoon, lahat ng lumalapit sa kanya, yung sabi nga, those who put their hope in God, they will not put into shame. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya. So, salamat kapatid kung ikaw ay salamat kung na-encourage kita. At sana itong word na to ay magkaroon din ng isang magandang pala patotoo sa buhay mo. So, sa lahat po ng nanonood, ang Diyos po natin itapat, totoo sa kanyang salita. Lalo sa mga anak niya na nagtitiwala sa kanya. So, God bless everyone. God bless po. In Jesus' name. Amen. To catch latest from us, please like, share, subscribe, turn on the notification bell, and we'll see you soon. God bless.